Grabe ka OA sa mga bagong henerasyon karon no. Patindogon lang gani kagawa sa classroom, trauma dayon. Patanggalon dag lisensya ang maestra, paundangon sa work, patanggalan og trabaho. Grabe na, no? Kami gani sa una di man sa panghinambong, pero mas grabe among naagian sa una, lilimang kag padagandaganon mi sa ubal, palukdohon mi og balde nga tubig, kusiun mi sa patilya, kusiun mi sa kilid, ha? Paskwaton mi sa gawas kay tungod sa baan kay mi kag ipanglista mi sa mga pabibo nga classmate bisan gahunghong rami, butngan pa og libro imong mga kamot, moagi-agi pa imong mga crush habang gasit on the air ka sa koridor, nang reklamo ba mi? Wala, di ba? Labayan pa mi og eraser sa mga maestra sa una, magkanya-kanya na lang mi likrawi mga matrix, o di pa dyan ka maigo sa iyahang eraser, labayan pa dyan ka sa iyahang sandal nga na ay takong, nang reklamo ba mi? Wala! Nga karon kamo, pagawason lang inyo ang mga estudyante tungod sa kabadlong, tungod sa kakiat, maingunda ninyo nga truma dayon, pagkuman tulpo dayon, patanggalan og lisensya, patanggalan og trabaho. Wow, kung ingana na lang man gani nga dili mo gusto nga disiplinahon ninyo mga anak, ipa-enroll na dito sa Hogwarts para mag-classmate sila ng Harry Potter, magtuon sila magic-magic dito, para og dili gusto na imuhang anak og disiplinahon siya, himuon na lang yag baki iyang maestra. Ako ba nang lagot ko ninyo, nang lagot ko, gisapot ko ba? Ako dako kay kurespeto sa mga maestra. Shout out ko da sa kong maestra sa una sa high school nga niingon sa kuang dili sa mag-uyab-uyab. Hi ma'am, ako dai ni Sir Will Divina ma'am. Hantud karon wa paghapon ko uyab ma'am. Unta ma-proud ka sa kuang ma'am. Sa tawat sa glit hanggang masaktan kahit di mo alam. Good old days sa mga batang 90s nga pareha nako. Nga nagian gyud ang tanang disiplina sa mga maestra ug maestro sa una. Kanang pition imuhang kamot kay hugaw im kuko, kanang kusion imuhang patilya, imuhang kilid, imuhang bugan kay pertin imong kiata, buluyagon kay ka. Sulayan na muna tanan. Pero wa gyud mi nakasumbong-sumbong sa among ginikanan kay ug magsumbong-sumbong mi agoy. Tiwasan pa migbunal sa balay. Kay giingnan na midaan sa mong ginikanan nga inig-addog eskwelahan, walay maestra o maestro nga mamunal, nga mamadlong kung magbinuutan lang ka sa eskwelahan. Mao gyud nay permente na mong gihunahuna sa una. Dayon, magpa-meeting sa una ang maestra. Bilib ko, kay ang ginikanan pa mismo may miingon sa maestra nga, ma'am, sir, ayaw gyud pagduha-duha o bunal, sir ha. Ay gyud pagduha-duhag kusi, lunit, sa akong anak, kung magpabadlong, disiplinaha gyud sir. O diba, lahi ra gyud kaayo, no? Ang ginikanan mismo may muhatag authority sa mga maestrag maestro na disiplinahon ang ilang anak. Karon, pag-awson lang, natruma na. Wa man gaya may natruma karon nga nagian na mo tutanan, diba? Ngayon, saunta man, ingon anak man gyud, kabulok ang kuan. Ato ang sistema sa edukasyon diri sa Pilipinas. So, para sa mga maestra o maestro, ay ma'am, sir, importante manggyud kaayo ang kuan, inyuhang giskwilahan, pila ka tuig. Mas importante manggyud ang inyuhang trabaho. Mas importante gyud ang pagkaon nga ma-offer ninyo sa inyong pamilya. Maunang, sunod na lang gyud ta sa patakaran, sir. Ma'am, sunod na lang ta sa batas. Kaya as a law-abiding citizen, wala man gyud day mahimo, di ba? Ug para pod sa mga ginikanan, aw, disiplinahan po ninyo inyong mga anak, kay luoy po kaya itong mga magtutudlo. Unsaon nila pagka-effective o efficient nga mga magtutudlo kung ang ilang mga estudyante, mga badlungon. Unya, wala na sila'y katungod para magdisiplina, di ba? Sa mga pinisiki, uwi lang kasi masyado yung ibang... Sus, yung mga anakis ngayon, OA lang masyado. Yung mga parents din, sobrang OA rin. Kunting pinalabas lang ng teacher, hindi naman sinaktan, hindi naman pinalupalo ang piski, hindi naman sinakal yung anak. Hala, kasutulpo-tulpo agad, OA rin. Alam niyo itong mga parents na iba ba? Masyado rin OA, masyado yung mga piniski. Ha? Hindi pa nga na-experience sa mga anak yung magbuhos ng tubig dun sa mga tanim. Maglampaso, pinagwalis, pinagdala ng saging, humba, mampiski. Hindi pa nga nararasan yung anak nyo na pinalabas habang binibila dun sa flagpole. Hindi nyo pa nga nararasan nyo, hindi pa nararasan nag-squat na may libro dito sa dalawang kamay, nilagyan pa dito sa ulo pagpasaway. Oh, tapos,
ginanon ka ng choke sa ulo, buhoy, Mr. Garcia, Irma, puk, puk, oh, ma'am, oh, quiet, sit down at the front of me, paktay ka ng piskiha ka, hindi nyo pa nga nahagi, hindi nyo pa nasubukan ng anak nyo na, pinalo ng bamboo stick, binato ng chalk, binato ng eraser, eraser heads. Diyan nakuha yung, kaya nga meron banda na eraser heads kasi yung paglingon ng eraser, binato ng eraser dun sa head. Kaya eraser head. Kaya yung ibang mga magulang ngayon, masyadong uim, patulpo, patulpo, patulpo. Ito naman si Rapi Tulpo. Dinesisyon na naman agad. Akala mo naman, judge, ang piski. Idol ko to si Rapi Tulpo, pero minsan talaga, kailangan talaga ilagay natin yung batas, hindi sa kamay, doon sa lagay. Kaya idol ko pa rin naman to si Rapi Tulpo. Kaya pagbigyan natin magkamali. Pero sana naman, pagbigyan nyo rin na magkamali yung mga parents. Kasi kung hindi nyo kaya yung mga anak nyo disiplinahin sa loob ng bahay nyo at ayaw nyo disiplinahin ng ibang tao, please lang, wag nyo nang pag-aralin. Piske mo mga piskiha mo. Tsawa mo kaning ubang mga parents na UE kayo. Paong naong piskiha ka. Rafi Tulfo is now in hot waters because po yung issue niya with the teacher sa isang segment na kanyang program, which is yung license ng teacher na gusto niyang iparevoke. However, nag-sorry din po si Rafi Tulfo because syempre, naiintindihan po natin, nobody is perfect. Kaya ayun po, nagbigay po siya ng paumanhin lahat ng apektado sa isang issue. And then, going back to the case, my reaction is that medyo OA ata yung pag-react ng isang parent. I'm sorry to say this. Kasi, kapag i-compare mo yung na-experience ko nung bata ako, alam nyo ba, nung grade 1 ako, talaga yung kuko ng teacher talagang iaan sa ulo mo. Nung grade 2, ayan, na-try ko na rin masubukan na mapalo ng isang malaking of 2x2 ba yun? Or 4x4 na isang wooden ano. Nung grade 3 naman kami, kapag aanuhin kami ng mga teacher namin is mag-iaano namin yung kamay tapos papaluin ng bayabas kasi batigas. However, hindi ganon. Ganon yung ginagawa namin kaya mas masakit kapag syempre aanuhin ng bayabas. And then number 4, yung squatting sa harap ng classroom, ayan. So talagang mas ano kami noon, mas grabe kung compared ngayon na papahiya ka lang. And I understand may mga laws, mahigpit na ngayon yung laws against sa treatment ng mga bata, especially sa mga school setting because hindi natin maiiwasan na meron mga teachers na ganun emotionally, very emotionally unstable na kapag magalit, ganon, medyo highly abusive. However, in the case of yung teacher na ito, ang ginawa lang naman niya is siguro pinagalitan niya because there is a behavior towards this student na talagang nag-cause ng attention and talaga naman nag-disrupt, nagkaroon ng delay sa discussion dun sa classroom kasi nga naging umagaw siya ng attention. And yung nagreklamo na parent is si Rosemil Edroso na 26 years old, tapos isa po siyang customer service representative sa online casino doon sa Malate, Manila. And ang inireklamo is si Melita Limhuco, 54 years old, na meron na po siyang 29 years in service sa pagtuturo.